What's up mga kamangyan? So, welcome to another vlog. And yung previous vlog ko is all about unboxing and reviewing of stabilizer SteadyVid EX. So, yon. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-set up ng mabilisan. Within 5 minutes, makagawa nyo na may stabilizer nyo yung bawat camera meron kayo. So, yun guys, kung nakita nyo na sa thumbnail na apat na uri ng camera meron ako. So, which is first, my very own and pinakakunang-una kong DSLR. So, Canon 300D. And my next camera is Nikon Coolpix P530. About 2 years ago na to or 3 years ago na gamit ko na siya. Siya ay compact DSLR and semi-DSLR. And yes, pwede siya sa cellphone lang kung wala pa tayong mga gantong camera. So, kailangan lang natin ng bukas bracket. So, yun guys. Tuturo ko na sa inyo kung paano ngayon mag- stabilize at mag-build at mag-setup ng ating stabilizer within 5 minutes. So, bawat camera guys, may kanya-kanyang weight yan. So, may laki, may liit, may haba, may pag, and yun guys, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano mag-stabilize ang ating stabilizer. So, itong setup ko na ito ay halos lahat nitong aking camera ay kaya niya. Iniiba-iba lang dito talaga yung upper. So, kung kayo ay nabibigatan sa dalawang dumbbell, pwede nyo naman siyang gawing isa. Pero, na-adjust natin yung taas. But, yung pinaka-best guys at pinaka-mabilis is yung dalawang dumbbell. So, kung susundin nyo to, pwede naman. Pero, kung medyo nabibigatan kayo, gawin yung isa. So, and the next na setup ko here ay pinaka-dulo sa dulo, which at ito at ito, ay lalagyan ko ng holder. Ito yung pinaka-original niya, yung plastic. Tapos, lalagyan ko lang siya ng another kind ng screw para mas doble yung kanyang pagka-hold at pagka-tight. Kasi pag isa lang ito guys, wala. Super dudula siya. So, papakita ko sa inyo guys kung ano yung difference ng isa sa dalawa. Lalagyan natin ha. So, ganyan na setup ko guys. Sagad sa dulo. Dulo sa dulo. So, pag yan, ayos na siya. Pero minsan, nadulas yan. Tula dito. Madaling i-move dyan. Madaling i-move to. Nakikita nyo klas agad. Okay. So, kailangan natin ng support. So, kailangan natin talaga ng supporting screw para mag-tight siya. Okay. Tutus ito nga guys. Here. Nalagay natin siya guys. Ayan. Hindi na siya mabibend, mabislide. So, kailangan natin ng dalawa. So, yun ang aking set up sa baba. And dito naman sa aking taas, lagi ko nilalagay sa dulo to. Kasi kung bakit, kung alam niyo yung siso, meron siyang level sa gitna, which is kailangan mo i-balance yung both side na kaliwatan. So, kung may kita niyo yung aking hand grip, ilalagay mo siya sa gitna. Oops. Ilalagay niya siya sa gitna. Mas elevated dito sa kanan. So, ang kailangan natin, dito sa dulo, yung camera. So, kaya lagi ko siyang nilalagay dito sa dulo, guys. Para mag-balance siya. Kung siso yan, kung mas dominant yun dito, kailangan natin lagyan ng mataba-taba dito. Okay? Yun lang yung logic dito, guys. Di mo kailangan lahat galawin yun. Di mo kailangan bawat kibo, ito, ito, ito. Hindi, i-fix nyo na to sa ito. So, best setup for me is dalawang dumbbell, magkabila dulo, and padalwa sa kanang dulo and dulo dito. So, let's try. So, try muna natin sa DSLR ko, guys. So, ito mabigat to dahil mas malaki yung kanyang lens, which is 18-65 kit lens. So, yan. Try natin siya ngayon ilagay sa taas. Ngayon, guys, yung sinasabi ko sa inyo na medyo mas... So, yun, guys, kung makikita nyo, mas dominant siya dito sa natin. Para pagpato natin ang ating camera ay nasa gitna siya. Nakikita yung mukha ko. So, yun. Screw lang natin siya. Yan. Much better kasi nasa gitna na siya. So, level na siya, guys. Hindi yung, tutulad, hindi yung lagi yung susundin kung nasan yung screw niya. Mas kailangan na dapat lagi nasa gitna siya para lagi siyang balance. So, ngayon, guys, ito. Ito, guys, ay
unscrew pa dito sa ating diploma. I-testing mo natin kung saan siya bent. So, try natin kung sa gitna. So, medyo dominant pa rin sa baba. Ana, so mali. Hindi tayo sa dulo. Hindi dominant pa din, no? Pero much better kasi ito yung pinakang weight niya. So, kung makikita nyo sa video, mas dominant yung pababa. So, kailangan natin i-task-task ito. So, pwede siya sa gitna, I think. Yan! So, ito din yung setup ko sa akin vlogging camera. Pero medyo elevated. Ito guys, ito yung perfect sa kanya. Two dumbbell, magkadulo, ang pinakang last na button. So, ilipat natin itong ating screw. So, upon ganito guys, mauubos yung oras nyo kaka-screw, kaka-unscrew, kakalipat. So, mas maganda na itest nyo muna siya. Tulad nito na wala pang screw. Nilalagay ko lang siya dito sa ating isang bulog. Pwede. And yeah. Ngayon, nakuha ko na yung kanyang weight. Nilipat na natin at ilalak na natin yung ating weight. So, di ba? Ang bilis lang. So, ganun lang. Ang lagi nyo isipin is yung siso logic. So, yun nyo. Hindi mo kailangan maging mathematician. Hindi mo kailangan kunin yung weight ng bawat camera mo. Yung siso lang. So, instro ko na sa dito sa dulo kasi ito yung perfect hand grip sa kanya. So, let's try. Ano ka na siya? Oh, mabigas yung camera. So, let's try. So, kung magta-try kayo nito guys, much better na matahama or malalambik na area para pag naglagman, iwas agad yan. So, instro ko na siya. And, i-center natin ang ating hand grip. Next center. So yeah, ito na. You can see guys, nasa gitna siya. Stabilize siya. Ngayon guys, mas magani itong ating Nikon Compact DSLR, semi-DSLR. So, tingnan natin kung good pa rin yung ganitong setup sa kanya or hindi. As I said earlier, so siso effect lang ang kailangan natin dito sa ating stabilizer. So, let's try. Dulo ulit. So, hindi na naman siya pantay. So, gagawin natin, ipantay natin ulit siya para dito. Oop. Okay. Oops, agad. So, let's try. Oh! So, parehas lang sila ng settings ng aking DSLR. Mabilis lang guys. Pwede ka na maglakad agad ito. So ngayon, tingnan natin ngayon sa cellphone. Ganon din ulit yung ating setup. Parang mas maganda at kaya niya lahat yung gantong setup guys. Two dumbbell, magkadulo, pinakandulo, and pinakandulo sa hand grip. Best setup. So ito yung cellphone. Tingnan natin dulo din. Mas maganto ah. Tingnan natin kung kaya niya. Nilalagay ko na. So yun. Ay hindi. Mas dominant yung dito. Ibig sabihin, mas mabigat yung dito. So you can see, mas mabigat yung dito. So ililipat natin yung hand grip natin guys sa medyo dulo. Kasi magaan siya. So hanapin natin kung saan siya pwede. So gitna muna. Op. So na kanan. So dapat talaga sa dulo. Bakit kanina? Naglolo ko ito kanina. Kanina naman. Ganun din. So sa dulo din siya guys. Dulo ko lang yun. Ayan. Setup niya. So, kung meron kayong stabilizer and you have a camera and you have a cellphone lang nun. Kung cellphone lang muna yung gamitin nyo, pwede na kami video. And for my vlogging camera, which is a Canon M3, pinakita ko na siya kahapon, so i-review ko na lang. So, dumbbell only and second to the last button and third to the and pinakadulo dito sa kanan. So, yan yung setup ko for vlogging camera like M3. So if you like to do or gayahin to, so ito yung setup ko guys. So yun guys, nakita nyo na kung ano yung pinaka best setup sa ating camera. Ngayon, kung maglalagay kayo ng kanya-kanyang external flash, mic, so mag-iiba na naman yung weight nun. So kailangan na naman natin hanapin at titimbang ating camera stabilizer. But yun muna guys, yun yung pinakamadaling setup. Guys, if you like this video, give it a thumbs up. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong ma-notify sa aking mga videos. And don't forget to share this guys and subscribe. Thank you mga kamangyan. And for my next vlog, siguro magluluto naman ako kasi
marami akong iba't ibang content dito. Medyo rambol. So, gagawa na lang ako ng playlist para mas mabilis. Okay, guys. Thank you.